Nagbabala ka bang magbakasyon or mag-for good sa Pilipinas? Hindi mo alam kung ano ang mga dapat mong gawin? Well, this vlog is for you. Or mag-for good na sa Pilipinas. Ito po ay step by step na aking gagawin or i-vlog sa inyo kasi ito po ay pinagdadaanan ko. Okay? Yun kasi maraming nagtatanong dito kung ano nga ba daw ang mga proseso. Okay, so unang-una, dapat po ikaw ay may plane ticket na. Dapat ikaw ay may ticket na. And 2 days before ng flight mo, kailangan mo mag-register sa ating OWWA at sa Red Cross. Yun. So, ipa-flash ko na lang dyan somewhere in my screen. Kung ano man yung mga website na dapat mong puntahan para ikaw ay mag-apply sa OWWA at saka sa Red Cross. Okay? So, pwede po ito na pagkakuha mo ng iyong ticket, pwede ka nang mag-apply agad sa OWWA at saka sa Red Cross. Bakit? Napaka-importante kasi bago ka lalapag doon sa Pilipinas, ikaw po ay tatanungin sa airport pa lang ng Hong Kong kung ikaw ay nakapag-register na sa OWWA at sa Red Cross. Okay? So, after mo kasing mag-register, meron doon mga guide kung ano yung mga dapat mong gawin. So, be ready ka na and after mo mag-register, magsisend sila sa email mo ng confirmation na ikaw po ay na ready na, naka-register ka na doon sa website nila. And may isisend silang barcode sa iyo at saka yung barcode na yun, i-represent mo yun pagdating mo dito sa Pilipinas sa airport pa lang kasi hahanapin nila yun. Okay? Kasi nga, importante yan. So, dapat mong pakatandaan na mag-register ka talaga niyan bago ka uuwi kasi para hindi na-hassle sa'yo kung nasa airport ka na dito sa Maynila. Kasi marami akong kabatch na dumating kami and wala silang registration sa OWWA at saka sa Red Cross. So, pagdating nila dito sa Maynila sa airport, yun, saka pa lang sila nag-register. So, napaka-hassle. Instead na dire-diretso yung ano mo, pag-ano mo ng mga anong tawag nito, yung mga step-by-step na gagawin, so ayun, naiiwan ka pa kasi nga, nagre-register ka pa kasi hindi ka talaga nila papayagan or hindi ka nila papayagan sa susunod na steps kung hindi mo yon una ang gagawin. Okay? So next, kung andyan ka na sa airport ng Hong Kong, tatanungin ka bago ka mag-check-in or naka-check-in ka na, tatanungin ka doon ng mga nag-a-assist sa'yo kung meron kang face shield. Yun. So, kailangan kang magdala ng face shield at saka face mask. Yun. At saka importante, wag na wag mong kakalimutan, magdala ka ng ball pen. Kailangan may sarili kang ball pen kasi marami ka pong fi-fill upan na kung nasa loob ka na ng airplane. Okay? Kasi hahanapin yun bago ka lalapag ng airport dito sa Maynila. Okay? So, ang next, pagdating sa Manila or sa airport sa atin, may mga announcement po sila kung ano gagawin bago kayo lalabas sa airplane. So, bago ka lalabas ng airplane, hindi po kaya noon na pagkalapag na airplane, bababa tayo. So, ngayon po dahil sa hindi normal yung sitwasyon, may mga aakyat na mga Coast Guard, yun isa, i-announce nila kung ano yung mga dapat mong gawin, hindi ka muna bababa, ano yung mga proseso, bakit nila ginagawa yun, and nag-undergo din ang mga taga Red Cross ng ano yung terminal temperature, yun, kinukuhanan lahat ng mga pasahero sa loob pa lang ng airplane, yung temperature natin, kasi para alam na nila kung sino man yung
may mga karamdaman. So, medyo hassle siya kasi nga hindi siya normal na flight na gaya ng mga noon. So, sa ngayon kasi sa experience ko, sobrang iba. Sobrang iba talaga na yung sa loob pa lang ng airplane, na implement talaga yung social distancing. Kasi nga sa isang row, dapat tatlong pasahero, so tag-iisa na lang. Parang ang nangyayari, parang nagiging special flights. Kaya nga, sobrang mahal talaga ng ticket ngayon. Kung kayo ay uuwi sa Pilipinas for this time, sobrang mahal po ng ticket. Yun. And next, pagdating mo dito sa airport, dito sa home, sa what I mean sa Maynila, yon. So, maraming proseso, step by step nga, yon. And meron namang mga coast guards na gaguide sa'yo kung saan kayo pupunta, and batch by batch. Yung nangyayari kasi, sa na-observe ko nung dumating ako dito sa Maynila, observe ko lang batch by batch, yon. Yung pipila para doon sa swab test, para doon sa Red Cross, yon. Pag pipila na po dito doon sa Red Cross, may ibibigay, hahanapin nga sa'yo yung barcode. So, pag na-present mo na yung barcode, magbibigay sila ng barcode sa'yo, and yung isang barcode na yon i-indicate mo dito sa likod ng iyong passport, yon. Ito yon, ito na yung pinaka-barcode mo doon sa Red Cross, okay? So, malalaman mo yan doon, and after that, pagkatapos mo na dito sa ano, magbibigay na sila ng ano sa'yo, nung barcode mo, diretso ka na doon sa swab test. Yun. So, ito yung kinatatakutan ng lahat ng swab test. Diba? Kasi nga, ang haba ng, parang, alam mo yun, yung parang, ano ng tainga, yung, ano bang tawag yan? Tapos, yun na, ipapasok sa ilong. So, I will flash na lang dyan ang picture. Sa bunganga muna, yun, pangangahin ka, and then pag, ano, itutusok nila, and then next naman yung sa ilong. So, sa ilong naman, medyo masakit, pero hindi ganun kasakit, ha? Medyo lang siya, tapos after, una sa kabilang butas, then sa kabila namang butas, yun. So, para siyang mararamdaman mo na para kang na-aaching, and then yung may mental siya na something na papasok doon sa kaduluduluhan ng iyong ilong. Yun. May hindi siya ganun kasakit, mild lang, okay? Pero yung iba nasasaktan. Sa nakikita kasi namin, may mga kabatch kami, yung isang babae talaga nasasaktan siya. So, sabi niya, pwedeng dahan-dahanin naman. So, yun, pag ano naman, pwede mo naman pakiusapan yung frontliner natin na dahan-dahanin yung pagtusok sa ilong pag nag-swab test na. Okay, yun. And after that, pagkatapos po ng swab test, pipila ka na po doon sa immigration. Yan, sa immigration, i-represent mo yung passport mo, merong papel doon, hahanapin na naman nila yung sinasabi ko nga pinilapan mo sa loob ng airplane. So, kailangan mo yung pilapan. Okay? Kasi marami yun, guys. Mga lima ata yung papel na yun. So, kailangan mo siyang fill-upan yun habang nasa loob ka pa lang ng airplane. Okay? Para hindi na hassle pag ikaw po ay nakalapag na sa Manila International Airport or sa NAIA. Okay? And next, yung ano naman, pag after ng immigration, diretso na sa OWWA. Okay? So, pipila kayo doon sa OWWA, and then ang OWWA na po ang mag-a-assist sa inyo kung saan pong hotel kayo pupunta. So, merong mga nakaabang sa labas na mga bus. Okay? So, I was surprised kasi for the very first time na umuwi ako ng Pilipinas, talagang alam mo yun yung tahimik ang airport. Hindi naman ganun katahimik, pero alam mo yun yung walang sumusundo, walang ganun. So, mostly doon sa mga frontliners naka-PPE sila. So, parang wow, grabe talaga ang ginawa ni COVID talaga, no? Kasi nga, instead na yung makikita mo yung mga ano tao doon, ang mga tao doon, mga frontliners natin, kudos sa kanila, naka-PPA, yung mga coast guard, naka-uniform lang sila ng kanilang yung fatigue na ano. And, paglabas mo naman sa airport, wala po talaga doong nakikitang sumusundo. Lahat po ng mga dumarating dito sa Pilipinas, ma-OFW ka man or hindi ka man OFW, lahat po yun, wala po, not allowed po ang mga sumusundo. Kaya kung nagbalakan na uuwi dito, huwag ka nang mag-ano pa na may susundo sa'yo. Hindi kasi
sila na po ang bahala kung saan ka ihuhotel, quarantine. And ang mga OFW, may naka-ready na pong bus sa labas. Okay? So, papunta po ng mga hotel kung saan kang hotel na iko-quarantine nila. So, ang OWWA na po ang bahala doon. Okay? So, dadalhin ka ng hotel. Yun. Kung pagdating mo sa hotel, kung saan ka man na-assign na hotel na ma-quarantine. So, pagdating mo dito sa hotel, halimbawa ako, dumating ako dito sa Golden Phoenix Hotel. Yun. So, dinisinfect mo na yung mga bagahe namin and kami rin. Inuhanan ulit ng temperature and naka-briefing, social distancing ulit. At saka yun, pinasok na kami sa mga kanya-kanya naming rooms. And sa nakikita nyo sa aking previous vlogs, so napakalaki talaga ng room. Yun, sa nakikita nyo na sa aking background, dalawang bed na sobrang laki. Ako lang mag-isa. Yun, so grabe talaga na nagugulat ako nung pagpasok ko na ako lang mag-isa. Sobrang laki ng aking room. Yun, kaya kudos talaga. So sinasabi ko lagi, kudos sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Duterte na napaka-special treatment niya sa mga OFW. Okay? Yun po ang mga proseso ng iyong gagawin kung ikaw ay balak na magbakasyon or umuwi, or mauwi dito sa ating bansa. Yun! So, after mong maano, after mong ma-swab test, so two days, mag-i-email na sila sa iyo sa iyong results, sa iyong swab test. So after that, kung naano mo na yung swab test mo, may result na, tumawag ka sa information sa inyong hotel. And then ang hotel information ang magfa-follow up po doon sa OWWA na ikaw ay negative na at saka yun, i-schedule ka na nila ng flight pa-uwi po sa iyong probinsya. And yung pauwi sa probinsya, gagawa ako ng separate vlogs niyan. Kasi ako pa hindi pa nakauwi ng probinsya. So, andito pa ako sa Manila, sa hotel. Yun. So, gagawa ako ng separate vlog niyan kung libre din ba ang pag-uwi ko sa Davao. Okay? So, pakaabangan nyo ang vlog na yan. Okay. So, tanong. Yun. May tanong. May bayad ba sa hotel? So, pag stay mo dito sa hotel, wala po yung bayad and absolutely free po yan, paid by OWWA. Okay. Libre ba ang food? Yes, libreng-libre ang food. Okay? So, breakfast, lunch, and dinner po, libre po yan. Ngayon, kung ikaw ay magsasawa na sa kanilang pagkain, sa sinasabi ko na sa aking previous vlogs, meron pong mga menu ang hotel na kaya magdala ka ng cash para kung gusto mong kumain ng masarap, pwede ka pong mag-order mismo sa hotel. So, hindi ka po allowed na magpapadala ng mga pagkain from your friends, from your family, hindi po yun pwede. Okay? Pero pwede kang mag-order mismo sa loob ng hotel kasi meron nga silang mga menu. Okay? So next, ilang araw mag-stay sa hotel bago makauwi sa probinsya? Depende po yun kung pagkalabas na yung swab test, yun. So pwede ka na pong umuwi. So ang OWWA, sila po ang mag-schedule sa iyo ng flight pa-uwi sa iyong probinsya. Okay? Libre ba ang ticket or pamasahe pa-uwi sa probinsya? So, ito, hindi ko pa alam kasi nga, hindi pa ako nakaka-uwi. But, kung makauwi ako sa probinsya, so, I will do a separate vlog for this kung totoo bang libre ang pa-uwi sa probinsya namin. Okay? So, pwede ba maghatid ng pagkain or something from labas? So, sinasabi ko na kanina, hindi po allowed na magpapahatid ka ng pagkain from labas or mag-order ka like sa mga food chain sa labas, yung mga Jollibee, KFC, McDo. So, hindi po yun pwede. They are not allowed sa'yo na mag-order ka ng pagkain sa labas. Okay? So, mag-order ka lang mismo dito sa loob ng hotel. And medyo pricey nga siya, pero yun lang, magdala ka ng ano mo, sariling cash. Okay? So, next. Pwede ba magpapabili sa labas if may kailangan? Yun, kung halimbawa meron kang kailangan na importante like mga napkin, mga toothpaste, toothbrush, yun, kasi nga hindi ka nakadala. So, kailangan mo, tatawag ka sa information, yun, at pwede kang magpapabili sa kanila. Or else, sila po ang tatawag sa iyo kung may pababili ka kasi nga maraming magpapabili
sa labas. Yon. Sila ang allow lang na bibili sa iyo. Hindi pwede yung mga ibang tao or sino pa man na uutusan mo from labas na dadalhin mo dito sa hotel. Okay? Yon. So ano bang mga dadalhin mo kung ikaw ay magko-quarantine? So based on my experience, guys. Okay? Based on my experience, nagdadala kasi ako ng sarili kong toothbrush, pero meron pala sila. Okay? So, kung mahilig ka sa kape, pwede kang magdala ng kape, okay? Kasi nagbibigay lang sila ng kape for breakfast only. So, kung mahilig ka mag 5 times a day kang magkakape, magdala ka po ng iyong sariling kape kasi meron naman silang kettle dito. And, pwede kang bumili ng tubig. Like sa ginawa ko, bumili ako ng sarili kong tubig kasi mga maliliit lang ang tubig na libre. So, pang-inom lang yun. Pero pag ano sa kape na, para hindi na siya kasya. So, nagbibili na ako ng tubig for my coffee. Okay? So, ano pa ba? Lahat ng mga toiletries mo, magdala ka na. Ikaw na ang ano nun. Ikaw na. And most important talaga na dalhin mo yung mga snacks. Yun. Magdala ka ng sarili mong snacks. Kasi ang libre lang talaga is pagkain. Wala pong snacks. Okay? Walang yung mga kut-kutin mo. So, kung ikaw ay mabuboard, wala ka ng makut-kut. So, napaka-board. Okay? So, ako kasi marami akong dinala and hindi naman ako pala kain kasi sobrang busog. Yung bang pagdating ng breakfast, kakain-kain, wala ka namang ginawa. Miga, matulog, manood ng YouTube yun. So, pagdating pa ng lunch, parang so, busog pa. So, hindi mo na maisipan yung snacks, yung time ng snack. Kasi, busog ka, wala ka namang ginagawa. Okay? Yun. So, ikaw nang bahala nun magdala ng iyong sariling snacks. Yun. So, yun lang ang mga importante na gagawin mo kung ikaw ay plan na magbakasyon or magfo-for good na dito sa Pilipinas. Well, if you have comment, guys, kung may mga tanong pa kayo, you can comment down below or i-message mo ako sa aking Facebook. Yun. So, yun lang sa vlogs na to. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Walang sawang suporta sa aking channel. Thank you so much and keep tune in pa sa channel na to kasi marami pang akong ano sa inyo kung ano yung mga meron pang mga gagawin nyo kung ano man yung mga gagawin natin kung tayo ay uuwi dito sa Pilipinas kasi sa panahon nga ngayon hindi po normal yung mga sitwasyon dahil nga sa pandemic. Yun. So yun na, maraming salamat ulit sa inyong lahat. This is me, Darling Luna, once again. Bye everyone. God bless you. Stay safe. And I love you all. Mwah.